mga ka-explorers. Tampok sa kwento ngayon, ang kwento ng buhay ni Diwa na umibig sa isang hamak na driver na ginawang hadlangan naman ng kanyang lola Josipina at pilit na ginawa ng paraan para magkalabuan. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang kabutihan at pag-iibigan nitong si Diwa at Juancho. Lumaki sa mayamang pamilya itong si Diwa na kung saan ay lahat ng gustuhin nito ay naibibigay sa kanya. Hindi naman ito iniistriktuhan ng kanyang amang si Ador dahil sa iyon ang kanyang pangako sa kanyang asawa bago ito na mayapa. Nabigyan ng magandang buhay ang nag-iisa nilang anak na si Diwa. Kahit na mahilig sa mga material na mga bagay itong si Diwa, ay hindi naman nawala sa kanya ang pagiging magalang at mapagmahal na anak, lalong-lalo na sa kanyang amang si Ador. Sa tuwing dadating nga sa kanilang bahay itong si Ador galing sa kanyang nakakapagod na ginagawa sa kanilang negosyo, ay agad itong pinapawi ni Diwa dahil sa palagi nitong sinasalubong ng yakap ang ama nito. Sa tuwing papasok na ito ng kanilang pintuan ng kanilang bahay, napapangiti na lang din itong si Ador sa tuwing gagawin iyon ni Diwa sa kanya. Consistent na ginagawa iyon ni Diwa at hindi ito nagsawa sa kanyang ginawa. Kahit na nagdalaga na nga itong si Diwa, ay patuloy pa rin ito sa paglalambing sa kanyang ama sa tuwing uuwi ito ng kanilang bahay. Habang nag-aaral nga sa kolehiyo itong si Diwa, ay kinahiligan itong lakarin ang kanilang bahay galing doon sa bus stop. Mga 1 kilometro lang naman kasi ang layo papunta sa kanilang tinitirahan dahil sa may angking kagandahan din itong si Diwa, kung kaya't madami din ang nahumaling sa kanya at tinangka siyang ligawan. Ngunit lahat sila ay nabigulang sa kanya. Ngunit walang kaalam-alam itong si Diwa na isa pala sa mga maliligaw nitong si Wawi ay masyado palang napaka-obsess sa kanya. Kung kaya't isang gabi, dahil sa din ito matanggap ang pagka-busted kay Diwa, kung kaya't ginawa nitong tambangan itong si Diwa sa gitna ng daan at pinagplanuhan na pagsamantalahan. Kung di lang dahil dito kay Juancho na sinasubaybayan din pala itong si Diwa sa kanyang pag-uwi. Nang masilayan ni Juancho na nasa panganib ang buhay nitong si Diwa, ay agad nitong sinugod itong si Wawi at kinumpronta. Dahil sa may karanasan itong si Juancho sa martial arts, kung kaya't bugbog sarado sa kanya itong si Wawi at napatakbo na lang sa takot na baka siya'y mapahamak sa kamay nitong si Juancho. Nagawa pa nitong mangbanta habang tumatakbo papalayo sa dalawa. Matapos ng komprontasyon nila ni Wawi, ay agad nitong inakay itong si Diwa at pinatayo. "Okay ka lang ba, Diwa? May masakit ba sa'yo? Dali na kaya kita sa ospital," hinihingal na sambit ni Juancho. "Okay lang ako, Juancho. Wala namang masakit sa akin. Mabuti na lang at nandito ka. Baka kung ano nang nangyari sa akin kung di ka dumating. Maraming salamat ulit, Juancho, ha." Kinakabahang sambit ni Diwa habang nakatitig kay Juancho. Nang mabalitaan nga ni Ador ang nangyari dito kay Diwa, ay agad nitong iniwan ang kanyang mga ginagawa at agad na umuwi para kamustahin ang kalagayan ng anak nito. Napawi lang ang kaba nitong si Ador nang masilayan niyang nasa maayos naman na kalagayan ang kanyang anak. Napag-alaman din itong dahil kay Juancho kung kaya't hindi napahamak ang anak nito. Dahil nga doon, kung kaya't ginawang italaga nitong si Ador itong si Juancho na maging tagapagbantay sa anak nito. Isa pa ay, kilala naman na kasi ni Ador itong si Juancho dahil sa anak ito ng kanyang pinagkakatiwalaan sa kanilang farm na si Jubert. Nangyari ngang itong si Juancho na ang naging tagapagbantay dito kay Diwa at simula nang itong si Juancho ang nagbabantay kay Diwa, ay 6 na beses pa ulit nitong iniligtas sa tiyak na kapahamakan itong si Diwa. Sa ginagawa nga na pagsakripisyo ni Juancho ng buhay nito para lang iligtas itong si Diwa sa tiyak na kapahamakan, ay doon nagsimula na magkaroon ng lihim na pagtingin itong si Diwa sa kanya. Walang kaalam-alam itong si Juancho
na mayroon na palang gusto sa kanya itong si Diwa. Dahil ang alam lang nito ay nagbabantay siya sa kanyang amo. Hanggang isang gabi, nang malasing itong si Diwa galing sa isang kasiyahan. Dahil nga sa kalasingan itong si Diwa, ay nagawa nitong umamin ng kanyang nararamdaman dito kay Wancho. Napangiti na lang din itong si Wancho sa kanyang narinig, galing mismo sa bunganga nitong si Diwa. At napaisip na di talaga sila pwede ng kanyang among si Diwa dahil sa langit ito at siya'y lupa lamang. Dahil imposible na magbagay silang dalawa, kung kaya't ipinawalang bahala na lang ni Wancho ang kanyang narinig at nagpanggap na wala itong narinig sa gabing yon. Hanggang isang araw, habang binabaybay ni Wancho at Diwa yung kahabaan ng daan, ay bigla na lang mayroong humarang sa kanilang isang itim na van. Lula nun ang apat na mga armadong kalalakihan at pilit nilang kinukuha itong si Diwa. Nangyari ngang nakatiempo itong si Wancho at nagawang maagaw ang baril ng isa sa mga armadong lalaking yon. Doon na nga nagsimula ang palitan ng putok ng kani-kanilang mga armas. Nagawang mapuruhan itong si Wancho ang tatlo sa mga armadong lalaking yon. Ngunit dahil sa hawak-hawak ng isa itong si Diwa, kung kaya't hindi nakapaputok ng kanyang baril itong si Wancho. At siya ang naunahang paputukan ng armadong lalaking yon. Agad na bumulagta sa lupa itong si Wancho matapos siyang barilin ng isang lalaki. Kasabay nun ang pagtakas ng armadong lalaking yon sa pinangyarihan ng krimen. Dala na rin siguro ng takot nito na siya'y nag-iisa na lamang. Sandaling natulala itong si Diwa sa pangyayaring yon at hindi agad nakagalaw sanhi ng sobrang kabang na darama nito. Ngunit nang masilayan niya itong si Wancho na duguan, ay agad nitong nilapitan itong si Wancho at tiningnan ang kanyang kalagayan. Habang nanghihina nga itong si Wancho sanhi ng dami ng dugo na nawala sa kanya, ay nagawa na nitong magpaalam dito kay Diwa at ginawang aminin sa dalaga ang kanyang nadarama para sa kanya. "Diwa, matagal kong itinago sa iyo ang pagkagusto ko sa iyo. Sa ganito pang sitwasyon ko masasabi sa iyo ang nadarama ko. Diwa, iniibig kita." Nang hihingalong sambit ni Wancho habang hawak-hawak ang pisngi ni Diwa. "Wancho, mahal din kita. Pasensya kung inilihim ko rin sa iyo ang nadarama ko para sa iyo. Naduwag din kasi akong ipaalam sa iyo ang totoo kong nadarama. Magpakatatag ko, Wancho, at paparating na ang tulong." Umiiyak na sambit naman ni Diwa. Nang mayamayay, napaiyak ng malakas itong si Diwa nang bigla na lang tumigil ang paghinga nitong si Wancho. At hindi na ito sumasagot dito kay Diwa. Sa sandaling yon, ay nanghina itong si Diwa at iyak ng iyak. Dalawang araw ang lumipas, paalis na ng kanilang bahay itong si Diwa nang gawin siyang biruin ng kanyang amang umiinom ng kape. "Hulaan ko anak, pupuntahan mo siya no?" Nakangiting sambit ng kanyang amang si Ador. Bahagyang napangiti itong si Diwa sa sinabi sa kanya ng kanyang ama. Isang tango lamang ang ginawang i-reply ni Diwa sa ama nito at dumiretso na siya sa kanyang paglalakad. "Huwag ka nang mailang anak, pasado na yan sa akin. Mag-iingat ka anak sa biyahe." Pahabol pang sambit ng kanyang ama. Sa sinabi nga ng kanyang ama, ay muling napangiti itong si Diwa at ginawa ng tumuloy sa lakad nito. Nangyari ngang, itong si Wancho nga ang kanyang binisitahan na kasalukuyang nagpapagaling sa hospital dahil sa nagawa palang makaligtas ni Wancho sa tiyak na kapahamakan. "Kamusta ka na, Wancho? Okay na ba ang pakiramdam mo ngayon?" sambit ni Diwa habang nakaupo sa tabi ni Wancho. Sa sinabi ni Diwa sa kanya, ay napatitig itong si Wancho sa kanyang mga mata. Sabay hawak sa kamay nitong si Diwa. "Okay lang ako, Diwa. Lalo pa ako naging okay nang bumisita ka sa akin. Maraming salamat, Diwa, dahil hindi mo ako pinabayaan." Sambit ni Wancho, sabay halik sa kamay nitong si Diwa. Sa ginawa nga ni Wancho ay bahagyang namula itong si Diwa at napangiti dito kay Wancho. At doon nga nagsimula ang pagkakaintindihan nilang dalawa.
At nang gumaling na itong si Wancho sa kanyang natamong mga sugat, ay ginawang maglabas-labas ng dalawa para mag-date hanggang sa naging magkasintahan na nga ang dalawa. Hindi naging mahirap ang kanilang pinagdaanan bilang magkasintahan kahit na napakalayo ng agwat ng kanilang estado sa kanilang pamumuhay dahil iyon sa basbas ni Ador na ama nitong si Diwa. Sa dalawang taon nga nilang pagiging magkasintahan ay ginusto na nitong si Diwa na maikasal na silang dalawa ni Wancho sa lalong madaling panahon. Okay lang naman din iyon kay Wancho dahil sa pangarap din naman ito na makapiling ng habang buhay itong si Diwa. Nangyari ngang natuloy yung planong kasal ng dalawa. Simple lang ang naging kasalan at kunti lang ang imbitado nitong si Diwa na dumalo sa kanyang kasal. Yun ay dahil sa gusto nilang dalawang maging simple lang ang kanilang kasal kahit na meron pa silang perang panggastos para sa bunggang kasalan. Sa nangyaring ang kasalan ay wala silang narinig dito kay Ador na ama ni Diwa na kung anumang reklamo. Bagkos ay suportado nito ang plano ng anak nito at pasado sa kanya itong si Wancho. Dahil sa pinatunayan ni Wancho kay Ador ang kanyang sarili, dala na rin sa katapatan nito sa kanyang pamilya at sa ilang beses na pagtaya ng buhay nito para iligtas ang nanganib na buhay ni Diwa. Magkaganon man, ay lingid sa kaalaman ng tatlo na palihim pa lang may pagkadisgusto dito kay Wancho ang lula nitong si Diwa na ina ni Ador na si Josepina. Kahit na natuloy ang kasal ni Wancho at Diwa, ay buo pa rin ang loob nitong lula ni Diwa na si Josepina na maghiwalay din ang dalawa sa ayaw at sa gusto ng mga ito. Dahil sa gagawa at gagawa siya ng paraan para lang masira itong si Wancho at Diwa. Matyagang nag-antay ng magandang pagkakataon itong si Josepina at habang nag-aabang lang ito ng pagkakataon para tuklawin ang dalawa, ay nagpapanggap lang itong malapit sa kanila at masaya para sa kanilang pagsasama. Dahil sa walang kaalam-alam itong si Wancho at Diwa sa lihim ng kanilang lola, kung kaya't naging panatag ang dalawa na kasama nila itong matanda sa kanilang tahanan. Imbis na humalili dito kay Diwa sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, ay minabuti nitong si Wancho na magtrabaho para kahit papaano ay magkaroon din ito ng sarili niyang pagkakakitaan at sariling pera para sa kanyang personal na panggagastusan. Sa piniling ang desisyon nitong si Wancho, ay doon na nakahanap ng butas itong si Josepina para unti-unting sirain itong si Wancho at Diwa dahil nga sa nagtatrabaho ang dalawa kung kaya't pareha silang naging busy sa kanilang mga ginagawa at nawala na ng oras para sa isa't isa. Walang kaalam-alam itong si Wancho na mayroon palang binayaran itong si Josepina para umaligid-aligid sa kanya at humanap ng ebidensya para magawa nitong si Josepina na siraan na nga ang pagsasama ng dalawa. Nangyari ngang nakakuha ng mga larawan ang binayaran nitong si Josepina, larawan ng isang babae na kasama itong si Wancho doon mismo sa sariling pamamahay nitong si Diwa. Nang matanggap nga iyon ni Josepina, ay agad nitong minimurya ang mga sasabihin dito kay Diwa. Nagkataon pa sa gabing yon na hindi nakauwi itong si Wancho dahil sa dami ng mga tatapusin itong paperworks sa opisina. Doon na ginawang kausapin ni Josepina itong si Diwa. "Diwa, apo, tiwalang tiwala ka na yata sa Wanchong yan. Sigurado ka na bang hindi ka niyan lulokohin, apo?" Seryosong sambit ni Josepina. "Bakit mo naman ho yan natanong, Lola? May problema ho ba? O meron kayong alam na di ko alam?" Nagtatakang sambit naman ni Diwa. Matapos sabihin iyon ni Diwa, ay agad na inilabas nitong si Josepina yung isang larawan galing sa cellphone nito. Larawan ng isang babae na kasama itong si Wancho at nahakandong pa itong babae sa kanya. "O anong masabi mo dyan sa larawan niya? Diba matagal na kitang binalaan na huwag kang magpapakasal sa taong yan dahil pera mo lang habol niyan sayo? Ano ngayon? Nagpaloko ka sa bastardong yan. At sa loob ba talaga ng pamamahay mo?
ginawa ang kawalang hiyaan ng Wan Chong yan. O ngayon, naniniwala ka pa rin bang matino yung mahal mong asawa? At hinding-hindi ka daw lulukuhin? Seryoso pang saad ni Josepina. Sa nasilayan nga ni Diwa ay naluha ito at nalungkot at nakaramdam ng pagkamunghi at nagalit dito kay Wancho. Sa galit nga ni Diwa sa kanyang asawa ay ginawa niyang hakutin ang lahat ng mga kagamitan nitong si Wancho at lahat ng yon ay kanyang ipinangtapon sa labas ng gate ng kanilang tahanan. Masaya sana sa gabing yon itong si Wancho habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan pa uwi. Dala ang isang bandel ng mga bulaklak at pakete ng tsokolate. Dahil sa anibersaryo pala ng kasal nilang dalawa sa araw na yon. Ngunit laking gulat nitong si Wancho nang nasa tapat na siya ng kanilang tahanan nang kanyang masilayan yung mga gamit nitong naakalat sa daan. Agad naman siyang sinalubong nitong galit na si Diwa at ginawa siya nitong ipagtabuyan at pagsalitaan ng mga masakit na mga salita. Hindi na nakapagsalita itong si Wancho sa sandaling yon dahil sa hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon itong si Diwa na ipaliwanag at ipagtanggol ang kanyang sarili. Malungkot na niligpit ni Wancho ang mga nakakalat nitong mga gamit at umiyak na nagmamaneho ng kanyang sasakyan papalayo sa kanilang tahanan. Sa pag-alis nga nitong si Wancho ay nasilayan nito ang lola ni Diwa na nakangiti. Doon na nagduda itong si Wancho na mayroong ginawa itong kanyang lola Josepina para magalit ng ganon katindi sa kanya itong si Diwa. Sa una ay inakala lang nito si Wancho na baka kaya naggalit sa kanya itong si Diwa ay dahil sa sobra na nitong busy sa kanyang ginagawa at wala ng time para sa kanya. Matapos ng pangyayaring yon ay ginawang magpalamig nitong si Wancho at nag-isip ng paraan kung paano nito makakausap itong si Diwa. Dahil labas sa lumalayo sa kanya itong si Diwa ay dyan pa ang kanyang lola Josepina na humaharang sa kanya. Ngunit hindi nawala ng pag-asa itong si Wancho at palaging naghahanap ng paraan para lang makausap itong si Diwa para siya'y makapagpaliwanag. Hindi nawala ng pag-asa itong si Wancho kahit na paulit-ulit lang itong itinataboy ng mga guard nitong si Diwa. Sa ginawang pagpursigi nitong si Wancho ay nakaramdam ng awa sa kanya itong si Diwa. Ngunit hindi niya lang mapakita iyon kay Wancho dahil sa panunulsol sa kanya ng kanyang lula Josepina. Hanggang isang gabi, habang nagbibihis itong si Diwa at inaayos ang sarili para magpahinga sa gabing yon, ay biglang pumasok sa kanyang isipan na meron pala ito noong inilagay na surveillance camera sa loob ng kanilang kwarto. Agad na hinalukay ni Diwa ang sulok ng kwarto para hanapin yung surveillance camera na iyon. Dahil sa kung saan-saan na iyon napunta, dala ng paghalukay niya ng mga gamit ni Wancho. Sobrang sayangan ito si Diwa nang kanyang masilayan yung camera doon sa ilalim ng kanyang kabinet. At agad ay kanyang kinuha yung SD card na nakalagay doon sa lagyanan ng surveillance camera. At kanyang inilagay yung SD card na nakuha sa kanyang laptop. Kinabahan pa sa puntong yon itong si Diwa dahil sa baka kung ano pang di maganda ang kanyang masilayan doon sa laman ng SD card na iyon. Dahan-dahan niyang binuksan itong si Diwa yung mga folders na may lamang mga recorded videos at isa-isa niya iyong pinanood. Nang maya-maya'y bigla na lang nanlaki ang mga mata nitong si Diwa at nabitawan pa nga nito ang hawak-hawak na laptop at biglang inilapat ang kanyang dalawang kamay sa kanyang pisngi. Sabay nun ang paghagulgol niya ng iyak ng napakalakas. Dahil sa napag-alaman na pala ni Diwa sa puntong yon na hindi pala totoo ang mga sinabi sa kanya ng kanyang lola. Dahil wala naman siyang nakitang babae na kasama itong si Wancho sa kanilang pamamahay. Habang umiiyak ay napabulong itong si Diwa. "Sorry Wancho, ano ba itong nagawa ko? Paniwalang paniwala agad ako kay Lola at hindi man lang kita pinakinggan ni hindi ko man lang tininig ang side mo. Wancho, sana ay mapatawad mo pa ako. All this time,
Ikaw pala ang malinis at walang ginagawang masama. Nagpaloko ako kay Lula Josepina at paniwalang paniwala ako sa kasinungalingan niyang meron kang dinadalang babae sa bahay. Sorry, Wancho. Umiiyak na sa ad nitong si Diwa. Sa pangyayaring ngayon at sa nalamang katotohanan nitong si Diwa, ay agad itong nagbihis at dumiretso sa kanilang grayhan ng sasakyan at aalis na sana papunta dito kay Wancho. Nang nasa gate pa lang siya ng kanilang bahay, ay nasilayan niya itong si Wancho na nagaantay sa labas na basang-basa ng ulan. Sandaling nagkatitigan ang dalawa sa sandaling yon. Kasunod nun ang paglabas ni Diwa sa kanyang sasakyan at tumakbo papalapit dito kay Wancho sabay yakap sa kanya. Diwa, sorry. Kung may kasalanan man akong nagawa sa iyo ay sana'y mapatawad mo pa ako. Umiiyak na sa ad ni Wancho. Wala kang dapat ihingi ng tawad, mahal ko. Dahil ako dapat ang humingi sa iyo ng tawad, Wancho. Dahil ako ang may malaking kasalanan nagawa sa iyo. Agad akong naniwala kay Lola at hindi man lang kita dininig. Alam ko na ang katotohanan, Wancho. Nagawa-gawa lang pala ni Lola ang lahat-lahat para masira tayong dalawa. Wancho, sorry. Umiiyak namang sambit ni Diwa. Nangyari ngang muling nagkaayos itong si Wancho at Diwa at muli ang mga itong nagsimula na malakas at matatag. Samantalang, ginawa namang sumbatan ni Diwa itong kanyang lola Josepina dahil sa ginawa nitong paninira sa kanilang pagmamahalan. Para di na maulit pa muli ang pangyayaring yon, kung kaya't minabuti na nitong si Diwa na huwag nang patirahin sa kanilang tahanan ang kanyang lola Josepina. At sa ginawa nga ang desisyon nitong si Diwa, ay hindi na muling nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. At nagsama itong si Diwa at Wancho na masaya at kontento sa isa't isa. Mga ka-explorers, lalabo lang ang pagsasama niyong dalawa kung ang bawat isa ay hindi makikinig sa sasabihin ng isa at puro pagdududa at init ng ulo ang inuuna.